Okay guys, dahil ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ang mga epidemya sa buong mundo na hindi natin malilimutan dahil ito ay nakapatay ng mga milyong-milyong tao sa buong mundo. So guys, ayos ba ang costume natin? Sipin nyo na lang na ako ang professor nyo ngayong araw na to dahil sa pag-uusapan nating pet malu. So konti lang ang pag-uusapan natin at pwede na kayong madismiss mamaya at magpatuloy kayo ng buhay nyo na kung ano-anong ginagawa nyo, magjowa, manligaw, or kung ano-ano dyan. Okay guys, dahil alam kong gusto nyo ng pag-usapan tong mga bagay-bagay na to, tara! Pag-usapan na natin. So sino nga ba naman ang mag-aakala na ang mga hayop gaya ng daga at maging mga maliliit na garapata o kaya mga langaw o kung ano-ano pa ay maaari palang magdala ng mga sakit na kayang pumatay ng milyong tao sa mundo? So ang kumakalat ngayong bagong strain ng coronavirus ay nagmula sa Wuhan, China, na nanggaling din ito sa hayop. Na isang virus nga na galing sa ahas na naipasa din sa tao. So ito, papag-usapan po natin ang mga ilang epidemya na lubos na puminsala sa mga populasyon ng mundo. So tinatawag din pala to na global pandemic. Number 10, World War 1 typhus epidemic. Sa isang masalimuot na panahon gaya ng digmaan kung saan palakasan ng armas sa labanan, mayroong isang bagay na walang pinipili, kakampi man o kaaway. Ito ay yung virus o yung sakit. Ito ang pinakamahirap na kalaban guys, yung mga virus o sakit na ito. Kasi yun nga, wala silang pinipili. Kahit gusto mo silang piliin o kahit gusto mo silang kampihan ay ayaw ka nilang kampihan. Tatrydurin ka pa rin nila. Ang typhus ay mula sa isang bakterya na kung tawagin ay Rickettsia bacteria. Mayroong itong dalawang uri, ang endemic typhus at ang mas malalang epidemic typhus. Ang endemic typhus ay naipapasa ng mga garapata galing sa mga hayop gaya ng daga at pusa. So ang biktima ng may sakit na ito ay nakakaramdam ng pagkahilo, pagsusuka at pagtatae. At syempre, very common yung mataas ang lagnat. Ang mas malala naman ay ang epidemic typhus na naipapasa ng mga kuto galing sa tao. So dati, mahigpit ang mga militar noon sa pagpapatay ng mga kuto na ito na may dalang sakit. May mga tinatawag sila dito na delousing stations. So basically, itong delousing stations na to ay doon nilalagay yung mga tao o kaya mga sundalo para matanggal ang kanilang mga kuto na may daladalang sakit. Ang epidemic typhus kasi ay ilang beses na mas nakakahawa kesa sa endemic typhus. Ito din syempre ay nakakamatay. Tinataya na halos 3 million Russians ang namatay dahil sa epidemyang to. Grabe guys, 3 million Russians ang namatay dahil dito. Isipin nyo na lang kung sa Pilipinas nangyari yun. Siyempre, hindi natin matatanggap yung ganong loss. Pero kung call of nature to, syempre wala na tayong magagawa. Number 9, Cocolitz-Lee. Tinatawag din na The Great Pestilence. Ang epidemyang ito ang dahilan sa kamatayan ng milyon-milyon tao, particular ang sinaunang civilization ng mga Aztecs. Ang sakit ay nasa kategory ng viral hemorrhagic fever. Mga sakit na galing sa pamilya ng virus gaya ng Ebola. Ilang sintomas ng sakit ay ang pangingitim ng dila, pananakit ng tiyan, at pagdurugo ng ilong, bibig, at mga mata. Delikado yung mga ganun ah. Imagine ko palang pag nangyari sa akin yun, medyo kakabahan na ako guys. Kaya kayo, mag-ingat kayo ha, sa mga virus na to. Mabilis na kumalat ang Cocolitz-Lee sa Mexico at mga kalapit na lugar. Idagdag pa dito ang iba pang mga sakit na dala ng mga mananakop galing Europe. Mabilis na bumaba ang populasyon ng Central America noong panahong iyon. Wala pang isang siglo ay milyong katao ang namatay. Pinaniniwalaan din pala ito na ang epidemyang ito ay isa sa mga dahilan kung bakit bumagsak yung mga Aztecs. So ang Cocolitz-Lee ang itinuring na pinakamapaminsalang epidemya na tumama sa Mexico. Number 8, Third Cholera Pandemic. Nagsimula sa Ganges River Delta sa India. Ang third cholera pandemic ay kumalat sa kalakhan ng Asia, Africa at Europa. Umabot din ito hanggang sa North America at itinuturing ito na pinakanakakamatay sa 7 na cholera pandemic na tumama sa mundo. Isa din ito sa pinakanakakamatay na sakit ng 19th century. Sa bansang Russia pa lamang ay itinatayang mahigit 1 million tao na ang namatay dahil sa epidemyang to. Bagrabe ang mga Russian. Ang problema natin ngayon ay ang mga virus galing sa China, pero ang karamihan dito namamatay ang mga Russian. Ang pagkakaroon ng outbreak ng cholera sa London ang nagbigay naman ng daan para sa isang doktor na nagngangalang Jon Snow para madisco
makubre ang sanhi ng naturang sakit. Sir Jon Snow, salamat sa iyo at natapos din ang Game of Thrones dahil sa iyo. Kontaminadong tubig pala ang salarin dahil kay Jon Snow ay nakontrol ang sakit. Tinuring siya bilang isa sa mga fathers of epidemiology. Salamat talaga Sir Jon Snow. Ampet malumot. Number 7, 1918 flu pandemic. Kilala din sa tawag na Spanish flu. Ito ang pinaka nakakamatay na epidemya na naranasan sa ika-20th century. Ito din ang una sa dalawang pandaigdigang epidemya na pinagumpisahan ng H1N1 influenza virus. Kung ang ibang strain ng influenza ay tumatama sa may hinang miyembro ng populasyon, gaya ng mga sobrang bata at mga matatanda, ang Spanish flu naman ay naobserbang mas nakakamatay para sa mga malulusog na miyembro ng populasyon. Ibig sabihin, kung mas malakas ang pangangatawan ng isang tao, ay mas malaki ang chance na mahawa siya at mamatay dahil sa sakit na to. Halos 1/3 ng population ng mundo ang nagkaroon nito noong 1918 to 1920. 50 milyong tao ang mga namatay dito. Grabe, hindi ko ma-imagine kung gaano karami yun, pero 50 million, napakadami nun. Isipin nyo kung pera na lang yun. Ang hirap gastusin. Paano pa kaya yung mga tao? Isipin nyo araw-araw ilan yung namamatay. Siguro mga 100,000, 200,000. Di natin alam. Number 6, Asian Flu Pandemic of 1957. Ito ay sanhi ng isang virus na tinatawag na influenza A subtype H2N2 o mas kilala bilang Asian Flu Virus. Gayunpaman at nakumpirma na ang epidemya na ito ay nagsimula sa China. Ang eksaktong pinagmula ng sakit ay dinedebate pa rin hanggang sa ngayon. Isa sa mga pinaka-popular na teorya na ang virus na nagmula sa mga wild ducks o mga ligaw na bibe ay nag-mutate at sumama sa pangkaraniwang strain na makikita naman sa mga tao. Tumama sa mundo itong virus na ito noong 20th century din. Ito ang nagtala ng pinakakaunting bilang ng mga biktima. Tinataya na ang mga namatay dahil sa Asian flu pandemic ay umabot ng 1 to 4 million na tao. Kung hindi nakapag-develop agad ng vaccine dito o kaya bakuna ang mga scientist noong 1957, ay baka siguro mas mataas pa yung bilang ng tao mga namatay. Number 5, Third Plague Pandemic. Ang epidemyang ito ay pininsala ang mundo ng mahigit sa 100 years. Nagmula sa Yunnan province ng China, mabilis na kumalat ang sakit na ito dahil na rin sa makabagong transportation at mga bagong ruta sa pagitan ng mga bansa. Halos 12 milyong tao din ang namatay sa China at India. Taong 1959, bumaba ang death rate sa bubonic plague. Mula sa libu-libong biktima na namamatay kada araw, ay bumaba ito sa halos 200 lamang kada taon. At least, di ba, bumaba. Compared ngayong COVID, in one year siguro mga namamatay mga 10,000, 50,000, hindi natin alam kasi hindi pa tayo mabot ng isang taon. So salamat sa mga doktor at scientist na pag-aralan ng mabuti ang sakit na ito at nakapag-develop ng mga antibiotic na mabisa laban dito. Mabuhay kayo mga doktor at mga scientist sa buong mundo. Number 4, Antonine Plague. Kilala din sa tawag na Plague of Galen. Ang epidemyang ito ay nadala ng mga sundalong Romano galing sa labanan sa silangan. Dahil sa katagalan at kakulangan ng mga records, ay wala rin kasiguraduhan kung anong itsura ng sakit na to. Ang mga eksperto ay nagdedebate kung ito ba talaga ay parang smallpox o baka namang kahawig ng measles o tigdas. Tinataya na halos 2,000 na taong namatay kada araw sa Rome noong panahon na yon. At ang huling bilang ay umabot ng halos 5 million. Naging kilala ang Antonine Plague dahil ito ang pumatay sa dalawang emperador ng Rome na sina Lucius Verus at Marcus Aurelius Antonius. So kay Antonius pala ipinangalan yung sakit. Ang lupit ng pangalan, no? Pang classic. Marcus Aurelius Antonius. Parang ready makipagbakbakan. Number 3, Plague of Justinian. Kilala din bilang First Plague Pandemic o ang unang bubonic plague. Ang epidemyang ito ay lubos na pininsala ang Byzantine Empire. Particular ang Kapitolyo ng Constantinople. Kumalat ang epidemya sa mga syudad na malapit sa mga daungan. Mga daga mula sa Ehipto na sumakay sa mga barko na may lamang mga butil ang nagdala ng sakit. Ang mga pangunahing sintomas ng sakit ay lagnat, pagsusuka at pagiging sensitibo sa liwanag. Pinahina ng epidemya ang kabuuan ng Byzantine Empire. Unti-unting naubos ang mga manggagawa, ganun na rin sa mga sundalo. Tinataya na 5,000 na tao ang namatay kada araw noong panahon na iyon dahil sa sakit na ito. Ang unang pagkalat ng epidemya ay tumatayang pumatay sa 40% ng population ng syudad ng Constantinople. Grabe, 40%, just imagine. May 100 million na tao ro.
karon ang namatay 40 million. Sabi mo nang may 10 tao doon, namatay yung 4. 6 na lang sila. Hindi mo pa alam kung may sakit pa yun. Number 2, HIV or AIDS. Pinaghihinalaan na ang unang kaso ng AIDS ay nanggaling sa mga unggoy. Historia na ito eh. Narinig ko dati to yung bata ko. Mayroong naitalang kaso sa Congo noong 1959. Pero ang sakit ay nabigyan lamang ng pansin at napangalanan noong 1981 sa United States of America. Ang sadhi ng AIDS ay isang virus na tinatawag na Human Immunodeficiency Virus or kaya HIV. Mahirap ma-detect ang infection dahil wala itong sintomas sa simula. Habang tumatagal ay pinapahina nito ang immune system. Dahil sa mahinang immune system ay nagkakaroon ng mga sakit gaya ng tuberculosis at minsan ay tinutubuan pa ng mga tumor. Nakuha ang HIV sa hindi protektadong pagtatalik. Ayan guys, yung mga mag-jowa dyan at yung mga hindi mag-jowa. Lalaki man o babae. Kaya mag-ano kayo lagi. Protektahan nyo sarili nyo. Protektahan nyo yung ari nyo. Pag nakikipagtalik kayo. Nakuha ang HIV sa hindi protektadong pagtatalik o kaya pagsali ng kontaminadong dugo at naipapasa din ng isang ina sa kanyang sanggol. Noong taong 2018 ay may tinatayang 38 million na kaso ng AIDS sa buong mundo. 21 million sa mga ito ay makikita sa Silangan at sa South Africa. Mula 1980s at sa kasalukuyan ay mahigit 32 million na ang namatay dahil sa HIV or AIDS. So ang problema rito guys, hanggang ngayon ay wala pa rin gamot. Kaya mag-ingat pa rin kayo sa pagtatalik nyo sa mga ano, kaibigan nyo, mga kahit sino dyan. Number 1, the Black Death. Ang Black Death ay ang pinaka nakakamatay na epidemya na tumama sa kasaysayan ng mundo. Naniniwalaan na ang epidemyang ito ay tumapos sa buhay ng halos 200 million peoples. Napakadami. Mahigit kalahati ng populasyon ng Europa ang 200 million katao na to. Just imagine kung gaano karami to. Pinaniniwalaan na dala ng mga garapata ng daga ang sakit na ito. Daga na naman. Ang sakit na ito ay makikilala dahil sa mga tumor na naglalabasan sa katawan ng mga biktima. Sa sobrang bilis pumatay ng mga epidemyang ito ay napuno ang lahat ng sementeryo sa Europa noong panahong iyon. Sa kapanahonan sa Europa, ito ang pinaka-pinakamadilim na sandali na kasaysayan ng tao, ang Black Death Plague. Grabe, parang anime lang, parang Death Note lang, 'di ba? Sulat ka ng 200 million na pangalan diyan. Mamatay sila bigla. Sana ganun din ang jowa, 200 million din. Okay guys, dahil yun lang yung mga epidemya na napag-usapan natin, ayan, pwede na kayong ma-dismiss. Pero kung gusto nyo pang magkwentuhan, eto, magkwentuhan pa tayo. So, ito lang masasabi ko guys, mag-ingat kayo lagi at protektahan nyo lagi yung sarili nyo. Lagi kayo mag-face mask, lagi kayo minum ng vitamin C, lagi kayo mag-lemon water para kayo ay protektado. Para malakas ang immune system nyo. Yun lang naman ang pinaka-importante ron, ay ang immune system. Kaya once na magka-HIV kayo, ang hirap guys kasi pag nagkasakit kayo, papatay sa inyo yung sakit mismo. So mag-ingat tayo guys sa mga kinakain natin, sa mga pinaggagawa natin, sa pagtatalik natin kahit kani-kanino. Kaya dapat lagi kayong maligo. Dapat yung hygiene nyo is laging 100%. So mag-safeguard kayo para 99.9 of the germs will die. Yung 0.001 na germs na yan, hayaan nyo silang mag-multiply. Pag nag-multiply sila at umabot sila ng 99.99%, maghugas ulit kayo para mamatay ulit yung 99.99. So yun nga guys, hindi biro yung mga ganitong epidemya. So, kailangan tayong maging open-minded sa mga safety measures o kaya sa social distancing or kung ano-ano mga procedure dyan na basta lang makaiwas sa mga virus na to. Kasi, tandaan nyo guys, health is wealth. Okay guys, dahil tapos na yung pinag-usapan natin at pwede na kayo ma-dismiss class. Sa susunod naman na araw at mag-online class ulit tayo. Actually guys, marami kasi nag-request na mag-online class daw ako. Mag-conspiracy daw ako. Bagay daw yata kasi. Ito na, pinalitan ko na yung damit ko para sa inyo. Tapos sa susunod ulit, ganun pa rin yung susuot kong isa. Costume ko kasi yun eh. Okay guys, dahil may gagawin pa ako mas importante mamaya. Ako'y mauuna muna. Bye-bye!